yung anesthesia machine. Ang origin po nito is China, no? Ito ay a Superstar S6100, no? And ito po ay meron po itong 5 modes, no? And capable po siya into pediatric and adult, no? So pag i-switch on po natin, no? So pwede tayong mamili ng pedia and adult, no? So ito, try ko po siya into adult, no? So meron tayong 5 modes na kasama sa ating equipments, no? Hindi lang siya 5 modes plus marami tayo mamayang mahihitang features na which is ipapakita ko sa additional features po, no? So yung 5 modes po na include sa kanya, which is ito yung common na ginagamit sa mga high-end type ng anesthesia machine, which is yung IPPB. Ito yung mga anesthetic agent na introduction po. Yung AC mode natin, SIMB, PCB, and PSB, no? Lahat po yan ay nagagamit natin, pwedeng adult and pwedeng pediatric or even neonate, no po? So depende na lang kay doc kung ano yung preferred niya na parameters during operation po, no? So kukonfirm ko po siya. Since ang pinili natin is adult, yan po. So ito na po yung screen ni doc, no? Dito po siya magpuputap ng settings according doon sa preferred niya, no? And next thing is yung vaporizer natin. Ang naka-attach po ngayon is ito po ay isoflurane, no? Ito po ay Selectatec type, no? Dalawang gas bar po yung anesthetic gas ang pwede nating i-attach dito, no? Pero normally po is one vaporizer lang yung include. So ito po, this time, ang include lang natin is isoflurane, but pwede natin lagyan ng dalawang vaporizer po. Pwedeng iso and sebo, no? So, yun. Next po, meron din po itong capnograph, which is ang capnograph ay commonly po ay optional lang po ito sa isang anesthesia machine. But dito po ay include na siya. Ito po, papakita ko po sa inyo yung capnograph natin, no? Ito po yung capno natin. Okay? So magandang klase po siya, no? Po. And then another thing po is meron tayong oxygen auxiliary po. So ito po ay attached sa equipments mismo. So kailangan natin, if ever na post-op na tayo kay patient, kailangan na lang natin ng oxygenation. So ito po ay magagamit ninyo. Hindi nyo na kailangan na kumuha pa ng tangke and mag-ilalagay, i-hook pa natin si patient. Dito po, kung ano yung ginamit natin during operation, during recovery period po, pwede natin gamitin yung auxiliary natin. So, meron na tayo. So ito po ay optional, the usual sa mga high-end, but sa akin po, ito sa equipments na pinipresent ko sa inyo ngayon is include na po. Kumbaga, meron na kayong 5 modes na features po ng equipments natin, plus meron tayong oxygen auxiliary plus meron tayong cap, no? Lahat po yun ipapackage ko. The same thing yung AGSS natin dun sa dulo, no? AGSS means anti-scavenging system po natin. So, yan po, i-attach lang natin dun sa kung saan yung preferred ng hospital na pwede natin i-attach yung mga waste na products ng anesthesia machine. No? So, meron siyang include na rin na AGSS. Ulitin ko, yung auxiliary and capno, which is normally po is hindi po siya common sa isang presyong pang-entry level. No? So ito po ay meron din pong working, malawak po yung working area, no? Malawak po yung working area ng anesthesia machine. Meron siyang dalawang drawer sa ilalim, no? And movable, no? So meron tayong 3 gases po na include. Actually ito ay optional, but as I said po a while ago po, na i-include ko po siya lahat. Lahat na nakikita nyo rito ay include ko siya sa presyo na pang entry level.
So yun yung isang advantage. Mamaya-maya konti po, papakita ko sa inyo close up po yung features and saan nakalagay yung mga items natin. And the same thing, last thing po is ang isang other features nito is yung oxygen sensor po natin is nasa labas lang. Very accessible, no? Karamihan po kasi sa isang mga listation natin, napakahirap i-access yung pagpalit ng oxygen sensor. Yun po yung usual concern na lagi nag-a-alarm yung makina natin. Why? Because yung oxygen sensor natin is pwedeng kailangan ng palitan or either expired na. So, ang good thing dito po is accessible po siya even ni nurse, ni doc. Hindi nyo na kailangan magtawag ng technical person po para tanggalin yung mechanism and ilagay yung ano. Dito po, tanggalin lang natin, salpakan natin ng bago, ayan na. So, ganun po siya ka-accessible. No? So, ipapakita ko po sa inyo yung buong sistema ng makina na pwede kong may offer sa inyo or pwede nyo i-inquire. No? If ever na kailangan nyo ng itong klaseng equipments na low budget pero high-end features and complete features, pwede po kayo mag-message and at the same time, ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung makikita nyo yung itsura niya sa paikot po. Physically appearance po. Totally. Okay? Oo naman yun. Alam naman nila, backup na backup tayo naman talaga.